Paano kung ang anak na iniligtas mo at pinatatag ng mahabang panahon ay siya rin palang tatapos sa inyo? July 16, 1990, nang tumama ang isa sa pinakamalakas na lindol sa Pilipinas. Niyanig ng magnitude 7.7 ang buong Luzon at isa sa pinakamalalang na apektuhan nito ay ang Baguio City. Maraming istruktura ang nawasak. Kasama na rito ang katatayo pa lamang na 40-bedroom hotel ng mag-asawang Teddy at Mary Loiva Josephine Gonzalez. Isa sa mga natrap sa pagguho ay ang panganay nilang anak na si Seth. Matapang na sinuyod ni Teddy ang gumuguhong gusali para iligtas ang anak na noon ay 10 taong gulang pa lamang. Dahil sa pangyayaring iyon ay nawala ng kabuhayan sa isang iglap lamang ang pamilya. Kaya napagdesisyonan nilang mag-asawa na maipagsapalaran sa Australia kung saan naroon din ang ilang mga kamag-anak at kapatid ni Loiva. Dahil sa isa ring abogado si Teddy, ay nagtayo silang mag-asawa ng maliit na law firm na kalauna naman ay lumago. Dahil sa magandang takbo ng kanilang negosyo, ay naapagpundar sila ng bahay at ilang mga negosyo pati na rin sa Pilipinas. Hindi rin maipagkakaila na napaka-stricto nilang mag-asawa sa kanilang mga anak. Kumbaga, mataas ang expectations na mag-asawa sa mga ito. Napakaraming bawal. Halos wala silang kalayaan na magdesisyon para sa kanilang sarili. Mula sa magiging karelasyon hanggang sa kursong kukunin sa kolehiyo. Dahil dito ay nagsikap ang bunsong anak nila na si Claudine na unahin muna ang pag-aaral at sundin ng magulang kahit na nga minsan ay sumusobra na ito. Subalit, hindi gaya ni Claudine na nagagawa ang mga gusto ng kanilang magulang, si Seth naman ay naging kabaligtaran. Diban sa pag-iiba ng kurso ayon sa gusto ng mga magulang nila gaya ng pagiging doktor o abogado na hindi naman talaga niya gusto. Ang nais talaga niya ay mag-aral ng music at maging isang sikat na singer o artista. Naging suwail siyang anak o black sheep ng pamilya. Hindi pumapasok si Seth sa mga klase niya, kaya't dahil dito ay bumagsak lahat ng grado niya. Bagay na inilihim niya sa pamamagitan ng paggawa ng peking class cards para ipakita sa mga magulang. Nakalaunay, nalaman din nila dahil na rin sa pagsusumbong ni Claudine. Ikinagalit ito ng mga magulang niya at pinagbantaan si Seth na ibebenta ang kanyang sports car at tatanggalan ng mana. Bagay na palihim na ikinagalit ni Seth sa kanyang pamilya. Dahil sa mga naipon na sama ng loob ay hindi na niya ito natiis pa. July 10, 2001, 4:30 p.m. Umuwi ng bahay na galit si Seth dahil sa kumprontasyong nangyari. Nang mga oras na yon ay nasa silid lamang ang kanyang kapatid na si Claudine at nagbabasa ng libro. Kumuha si Seth ng isang baseball bat. Kinuha rin niya ang pinakamahabang kutsilyo na nakita niya sa kanilang kusina. Pinasok niya ang kwarto ng kanyang kapatid. At walang ano-ano'y pinaghahampas niya ng 6 beses ito sa ulo. Sinaksak niya rin ito sa leeg, dibdib at tiyan. Dahilan para bawian agad ito ng buhay. Makalipas ang isang oras ay dumating naman ang kanyang ina. Subalit, hindi pa man nailalapag ng ginang ang kanyang mga dala ay dinaluhong na siya ng saksak ni Seth. Pinagsasaksak nito ang kanyang muka, leeg, dibdib at tiyan. Hindi pa nakontento ang demonyong anak at nilaslas pa niya ang leeg ng kanyang sariling ina, dahilan para mamatay din ito. Nang may biglang dumating na sasakyan, kaya't bahagya siyang nataranta. Kotse iyon ng kanyang Auntie Emily, kapatid ng kanyang ina. Kasama nito ang kanyang pinsang lalaki. Nagtaka si Emily kung bakit madilim ang buong kabahayan at tila walang tao, gayong naroon naman sa labas ang kotse ni Seth. Inaninag niya ang salamin na dingding ng bahay
at may nakita siyang imahe na kumikilos na nakasombrero. Pero sinabi lamang ng kanyang anak na baka sapitan lang ng coat yung kanyang nakita. At dahil walang nagbubukas sa kanila, matapos ang ilang ulit nilang pagkatok, ay napagpasyahan nilang pumasok doon sa pinto sa may garahe. Pero sa hindi malamang dahilan, ay hindi na siya tumuloy pa at umuwi na lang. Tatawagan na lamang daw niya ang kanyang kapatid. Makalipas ang halos isa't kalahating oras, ay dumating naman ang kanyang ama na si Teddy sa tahanan. Pagpasok pa lang niya, ay sinunggaban na siya ni Seth ng saksak. Nanlaban pa ang kanyang ama, pero dahil sa natamo nitong sugat, ay nanghina na ito. Walang awang pinagsasaksak ni Seth ang kanyang ama sa leeg, dibdib, sikmura at sa lipod. Napinsala nito ang kanyang baga at spinal cord na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos niyang ubusin ang kanyang sariling pamilya, ay naligo agad si Seth at nagbihis. Kumuha siya ng spray paint at vinandalize ang kanilang dingding ng "Fuck off Asian" o "Umalis kayo mga Asyano" para akalain ng mga pulis na biktima ng hate crime ang kanilang pamilya. Itinapon niya ang lahat ng mga ginamit niya at pinuntahan ng isang kaibigan para mamasyal sa Planet Hollywood at maglaro ng video games. Pagkatapos ihatid ang kaibigan, ay umuwi na siya ng bahay. Doon pa lang siya tumawag ng pulis at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nagpanggap siyang inosente at nagdadalamhati. Nanghiram pa nga siya ng rosaryo para dasalan ang pamilyang pumanaw. Nakakakilabot at kalunos-lunos ang itsura ng mga biktima nang puntahan ito ng mga pulis. Sinabi ni Seth na nilooban sila at tuguan na ang kanyang buong pamilya ng kanyang maabutan. Sinubukan pa niyang isalba ang mga ito, ngunit huli na raw. Bumuhos ang simpatya sa kanya. Ngunit habang umuusad ang imbestigasyon, ay naging kahinahinala ang mga ikinikilos si Seth. Hindi normal para sa isang namatayan na wala pang isang linggo ay bumili na ng mga mamahaling sasakyan at nag-usisa na sa mga naiwang assets ng kanyang mga magulang. Ibinenta pa nga niya ang kanilang bahay na nilusay lamang niya kasama ang compensation na ibinigay sa kanya para sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Nakita rin ng mga pulis sa kanyang search engine sa laptop na gamit na bumili siya ng isang mabagsik na lason. Gumamit siya ng kaunti nito kung saan nalason niya ang kanyang ina na sinabing na food poison lamang. Nakita rin ang suot niyang damit nang mangyari ang krimen na may bakas ng spray paint na ginamit sa pag-vandalize, pati na ang isang box ng sapatos kung saan bumili ang mga otoridad ng kapareho nito na nagmatch sa mga footprints ng salarin. Dahil sa mga ebidensya, ay hinuli si Seth. Sinubukan niyang magsinungaling na wala siya sa bahay ng mga oras na yon, pero nakita ng kanyang tiyahin ang kanyang sasakyan sa kanilang garahe habang nagaganap ang nasabing krimen. Sarami ng ebidensya nagtuturo kay Seth ay hinatulan siya ng 3 counts of murder without parole noong September 17, 2004. Tatlong beses na siya nag-file ng appeal sa korte dahil inosente raw siya. Ngunit dinismiss lahat iyon ng hukom dahil matindi ang mga ebidensya laban sa kanya. Hanggang ngayon, 2022, ay nakakulong pa rin siya sa maximum security sa isang correctional center sa New South Wales, Australia. Napaasaklap lang na ang anak na iniligtas ni Teddy ay siya rin palang tatapos ng buhay niya, pati na ng kanyang asawa at bunsong anak. Nabigyang hustisya ang pagkamatay ng pamilya Gonzales sa kamay ng kanilang demonyong anak. Sana lang ay tahimik na rin ang kanilang kaluluwa.
at maging isang sikat na singer o artista. Kumbaga, naging suwail siyang anak o black sheep. Sheep? Anong sheep yarn? Na nakita niya sa kanilang kusina. Pinasok niya ang kwarto ng kanyang kapatid at walong ano-ano. Anong walo? Na nagmatch sa mga footprints ng salarin. Dahil sa mga ebidensyang ito, Hello mga kadiliman, kamusta naman kayo, lalo na yung mga OFWs natin. Sana po ay safe naman kayong lahat, chill, kape-kape, habang nakikinig ng mga horror, ganern. Shoutout ko muna yung ating mga nananatili pa rin channel members, wow, meron pa rin ha. Umpisahan ko kay Ma'am Eriza Miguel, hello din kay Ma'am Janice, kay Ma'am Linsky Kompetente, tas kape tayo, Ma'am Delray Reed Ausan, kay Ma'am Eriza Miguel ulit, kay Brother NCM, at syempre, last but not least, kay Pops Dance Densho, na special day ngayon, August 27, dahil nagsa-celebrate siya ng kanyang birthday. Yung, maligayang kaarawan sa'yo, Papi Dance. Tagay na yan, oh. Salamat sa solid na suporta, at enjoy your day, bro. Tapos, shoutout rin sa lahat ng mga active commenters sa ating channel. Masya-shoutout ko rin kayo soon. Tapos sa ating mga silent listeners, sa lahat ng mga subscribers at palaging nag-aabang ng ating mga kwento. Pati na rin sa ating mga writers at sa mga story senders. Thank you sa inyo. Happy weekend at keep safe mga kadiliman.